Kahit 5 taon na ang nakararaan mula nung na-videohan ng mga estudyante mula Visayas, ang isang nilalang, marami pa rin ang nahihiwagaan kung ano ang kanilang nahulika. Sa gabing ito, babalikan nila ang natatangi nilang karanasan sa kanilang eskwelahan sa pag-asang mabibigyan ito ng kasagutan. Knock ko. Sino na bukas? 2019, nung Halloween season, parang naisipan ko lang, ay, what if i-bring up ko ulit yung video na yun? Tapos nagulat po ako na nag-viral po siya sa Twitter. Ang daming nag-react, ang daming nanood. Tapos biglang may nag-reply. Uy, nakikita niyo ba yung nakasilip na ulo sa likod? Tapos sobrang shocking yun para sa amin. Kasi kahit na ilang beses namin na ulit ng naulit yung video na yun, doon lang namin napansin na oo nga, parang may sumilip na ulo. Sipi, nabi ko natin! Sino na bukas? Hindi magtutuloy-tuloy yung pagbubukas unless may force na tutulak ulit. K-E-M-E. Sino si Kem? Para mas multo pa kayo mga klase natin, Janine. Grade 10 po ako ay meron po kaming play na El Filibusterismo po. Simple lang ang nais ko Ginoong Simeon. Magkaisa ang bansa! Ang galing! Gusto ko na ang acting niyong lahat. Sorry, ma'am. Nandiyan pa pala kayo. Ikaw lang naman pala yan, Jojo. Paalis na rin kami. Yung play namin na yun, ay kailangan namin mag-film ng mga scenes para sa trailer po namin. Ako po yung in charge ng pag-film ng scenes. Sa time na yun, kailangan namin i-film yung scene na nahuhulog si Huli sa isang balcony. Ayan. So, tama. Basta dyan ka manggagaling, ha? And then, after 3 knocks, tsaka ka papasok ng door. Rasheen, siguro adjust na muna natin yung lights kasi may mga shadow pa eh. Ako yung assigned sa my lighting. May na-feel na po akong parang off na vibes during that time. Parang hindi ako mapakaliba. Creepy. Instruction po sa akin ay lalabas po ako ng pinto muna. Tapos, kakatok po ako sa pintuan ng 3 beses. Tapos, saka ko siya itutulak. Hindi po tumuloy sa pagbukas yung pintuan. Tumigil po talaga siya kalagitnaan. Tapos, biglang dahan-dahan siyang bumukas. Doon ko po nakita na, hala, kompleto pa sila sa likod ng camera. So, sino yung nasa likod ng pinto? Sino na bukas? Review po namin ulit yung video at doon po kitang-kita yung ulo na sumilip. Pinakita na po namin sa buong klase namin yung nangyari. Alam, hindi ko natin siya nakahawak, no? Nag-isip pa po kami ng mga scientific na pwedeng explanation pero wala talaga. Iniiwasan ko na po yung kwarto na yun pero hindi ko po talaga maiiwasan na pumunta ng auditorium mismo.
Mali ka, T. Ano ba yan? Tama. Ang kuy ko yung mali. Bakla dapat yung ano mo, yung ninig. Ili, ili. Ganun dapat yung T. Ulitin mo yan, ha? Sa'yo. Pagbalik ko dito, kukuha lang ng tubig, ha? Oh, ayusin mo yan, ha? Kukuha mo rin ako. O, Gora. Grand piano po sa auditorium po namin. Paggabi daw po ay tumutugtog siya mag-isa. Mga salaulang batang to. Miss, ba't nandito ka pa? Tapos na ang klase ah. Sasarado pa ang auditorium. Miss! Ilang dekada pa lang ang nakararaan nung buksan ang paaralan ni na Aubrey. Gayunpaman, marami na raw ang nangyari doon na kapag naaalala nila, magpahanggang ngayon, nagbibigay pa rin sa kanila ng kilabot. Sa classroom namin, one time, feeling namin adventurous kami. Nag-try kaming mag-Spirit of the Glass. Spirit of the Glass? Hoy! Nandiyan ka ba? Tingnan, tingnan. Ano ba ito? Oh my God. Melati. It's a prank! Alam mo, hindi ka nakakatuwa. Para mas multo pa kami mga klase natin dyan eh. Kamer to te! Magpapanipaniwala ka sige. Hoy! Uy, saan kayo pupunta? Hoy! May mga bakla! Wait lang sandali! May pa-shot ako dito oh! Thank you.
po ako na nag-dorm since grade 7 po hanggang grade 12 po. One day po, nag-uwi po ng helium balloon yung roommate ko. Mga 9 PM habang nagsi-CR, umiba po yung pakiramdam ko at parang may bumubulong po sa tenga ko. Parang nasa loob siya ng tenga mo. Po, yung balloon, supposedly dapat hindi na po siya tumatayo ng maayos, deflated na po. Pero nung nakita po siya nung higher year, parang nakatayo daw po yung balloon. Hindi po nila ma-deserve, pero alam po nila na parang merong bata doon sa dorm. Pag summer daw po, na dapat walang mga students, sa Nasaan? Yung dito sa room eh. Ano? Parang may sumigaw po. Anong sabi niya? Sumisigaw lang po talaga. Yung narinig ko. As in parang... Pagsakay niyo, amoy. Amoy ano? Kalachuchu. Then siya nakaupo sa dulo. Kaya ka tumigil. As I was seeing it, may babae nahulog sa hangganan. Nadala ng hospital pero namatay. Kaya para malaman kung ano ba talaga ang nakunan sa video, sisiyas sa atin ito ng mga eksperto. Sa dinami-dami ng pinapanood nyo sa akin na videos in the past, ito yung pinaka-kapanipaniwala na walang daya. Kita mo, pag ano pa lang yung kamay niya, gumubukas na yung pinto. Pwede mong itago yung tali through lighting eh. Ito, nakaharap, maliwanag, klarong-klaro. Walang nagtutulak ng pinto. Sino nagbukas? Yung figure na nakita natin sa likod, may or may not be a person, yung light source. Konting galaw lang yon, gumagalaw din yung shadow sa likod. So it could be balustre ng hagdanan, baka shadow ang nagpagalaw ng object. So akala mo nagtatago, pero actually yung ilaw lang yon. Sinabi niya, yung unang bahagi nun, tinulak niya muna. Kaya nga narinig natin parang sumadsad yung pinto doon sa sahig. Tapos huminto siya ng pag-ikot dahil nga may friction. Bumalik siya forward dahil siguro hindi perfecto yung hinges dahil luma na. Maaring siya, nakasampay na lang siya. Minsan-minsan pumikis-kis siya sa sahig. Pero minsan-minsan hindi. Titingnan mo yung gatla doon sa ilalim. Meron lang isang bahagi doon na laging nagagasgas. Pag nakalampas ka doon, biglang bubukas yun ng malaya. Dilim naman dito, Tay. So, may switch? Uy, bilisan nyo, ha? Saan mo ba bang naiwan yun? Asan na yung phone? Hanapin nyo na, dali. Sige, dito ka. Dito ka, Max. Ayun! Kita mo na? Diyan?
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.